Hi self, ito na naman tayo at arangkada na naman. Tara, akyat na tayo. This is the way I wash my hands, wash my hands, wash my hands. This is the way I wash my hands. Here, shut up lang. Hi, good day! So, syempre, pagdating dito sa bahay ng mommy, syempre, hugas muna ng kamay. Ayan, so, syempre, para maalis ang mga germs, kaya pinakailangan talagang wash thoroughly. Para lusaw ang mga germs, char. And, charan! Ayan, in just one click, nakabihis na tayo at syempre maglalagay tayo ng face mask. Doblehin natin para talagang selyado. So, two face mask ako kadalasan naglalagay. Medyo manipis kasi itong face mask na ito. At syempre, kinakailangan din maglagay ng surgical cap para nakaayos lang yung hair. Oops, wait lang. Talagang pinipinid muna para walang dusot na mga buhok at walang laglag na mga buhok habang nagpe-perform tayo ng lactation coaching sa mommy and baby. And ito, maglalagay na rin ng PPE para protektado ako and syempre protektado din yung mommy and baby. You know naman guys, nagbibiyahe ako. So, importante talaga sa aming trabaho ay sundin ang mga safety protocols katulad nito. So, ready na po ako at see you later after ng session. Bye! After 2 hours. So, another successful session for today na naman. Okay, so after ng session ay kailangan natin i-dispose ng mabuti yung mga nagamit natin tulad ng surgical gloves. We are still practicing safety protocol measures, lalo na hindi pa talaga na-clear or na-lift up itong pandemic, itong virus. Kung kaya, kailangan pa rin talaga nating mag-ingat at huwag tayong maging kampante sa mga, ay nako, sa buhay-buhay natin ngayon. Talagang hindi pa rin na-clear o hindi pa rin talaga naaalis itong virus na to dito sa atin. At paminsan-minsan, meron pa rin nababalita na merong nahahawaan o nagkakaroon ng COVID. Kaya syempre medyo scary pa, 'di ba? Kaya kami bilang frontliners ay patuloy pa rin naming ino-observe ang mga safety protocols, mga safety measures, no? I mean not observing but ginagawa, pina-practice pa rin namin. Para sa inyo, no, mga moms, and for ourselves na din. Okay guys, so sa next appointment naman tayo. Hello, so from One Rockwell dito sa BGC, tatakbo naman tayo sa Mandaluyong. Kaya let's go guys, samahan niyo pa rin ako. By the way, sa ngayon guys ay madalas angkas ang sinasakyan ko dahil mas mabilis, lalo na pagka-traffic para makarating ako agad dun sa aking paroroonan. Grabe, ang hirap kaya mag-book, no? Dahil parang halos back to normal na tayo ngayon. So, balik na rin sa trabaho, yung mga tao, yung mga workers. Kaya agawan ngayon, kahit sa carousel, lalo na kasi libre. So, talagang ang haba ng pila. Pero ako kasi, ayoko pang masyadong mag-commute. Mas okay sa akin yung talagang may maghahatid, no? May maaarkila tayo, mabubuk tayo like Grab. Pero medyo matagal na ngayon eh. Convenient sana. Pero mas yung angkas. So, okay. Dahil nakabook na ako, ito, pababa na tayo at hinihintay na ako ng angkas. Hindi hinintay. Papalapit na siya. Malapit na siya. Okay. So, bumababa tayo and ito, may konting lakarin lang. Sarap ng view. Ang ganda ng view, right? No?
Okay, andito na si Sir Angkas and let's go guys. Pioneer Woodlands. Finally, here na tayo ngayon sa Pioneer Woodlands dito sa Mandaluyong. At ito na ito. Papunta na tayo ngayon sa loob sa may Tower 2. Tower 2 nga ba? Yeah. Ano ba yan? Okay, so papasok na nga tayo at wait ko siya dito sa lobby. Okay, so I am here waiting and nasa taas pa, susunduin ako dito sa lobby. Okay guys, so change outfit naman tayo. Change tayo ng PPE and of course yung scrub suit na gagamitin natin para sa another session. Hindi kasi pwedeng ulitin. Oo naman. Okay, so ngayon ay narito naman ako sa isang mommy and baby na i-assist natin. Okay, so please muna. Okay guys, so after mag-wash ng kamay, na also mag-alcohol and all, nagpalit na tayo ng PPE, ng mask, ng cap, at surgical gloves. So, syempre lahat bago. Okay guys, so wait for me after 2 hours. Bye! After 2 hours. Sa wakas ay natapos din ako sa 2 session ko at pauwi na ako. At parang nafe-feel ko na ginabi na talaga. Ito na nga, ginabi na nga ako. Char. So, ayan yung napuntahan ko na yan before. Ang galing, no? Sa ano yan eh. BGC yan, yung nakikita natin. Ay, no. Sorry, not BGC. But sa may power plant mall sa Rockwell. Guys, lalabas na po ako. Kanina pa ako try mag-book ng angkas kahit ng Grab, pero super grabe. Ang hirap talaga mag-book. Di pa talaga ako makakuha. Wala pang nag-a-accept kahit sa akin. Ay, ano ba yan? Wala pang nag-a-accept ng kahit isa. Ano ba yung pinagsasabi ko? Okay. Ayan, at sa kasamaang palad, loading pa rin tayo. Grabe, kanina pa talaga. So, no choice ako. Kinakailangan ko na talagang lumabas at tingnan ko kung paano ako makakauwi. Dahil kanina pa ako dito, may isang oras mahigit na. Ano ba yan? Naglalakad na po ako palabas. Tingnan natin. Ano bang nangyari? Yang gabi. OMG, yan na nga, umulan. Nakita nyo, basa ang daan at umaambon-ambon pa. Talagang kahit may angkas pala, hindi mahirap magbiyahe. Hindi pa rin tayo makakauwi ng maayos. Ito nga, tumutulo pa. Nakakabasa pa po yan, mga mami. Ito yung buhay namin. Ng mga pumupunta sa mga home service, ito, ginagabi, inuulan. Naaarawan, nagutuman, para lang mapuntahan ang ating mga mahal na ina. Ito, naglalakad na tayo at ako'y mapipilitan ng mag-MRT. Here na nga. Guys, grabe, kita nyo. Super traffic. Ayaw umusad. Bumper to bumper talaga. Mukhang ito yung dahilan bakit hirap na hirap akong makakuha ng Grab, ng angkas. So, no choice. Kaya mag-MRT na lang. Thank you so much guys for watching at nakita nyo nga po ang aking kwento sa aking mga home service. Kung nagustuhan mo ang video kong ito tungkol sa aking home service, please like and don't forget to subscribe
at i-hit na rin ang notification bell para ma-update pa po kayo sa mga upcoming videos ko. Thank you so much and God bless us all.